Teritoryo ng Duwende. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Bangungot, pati na rin sa iyo, Sir June. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angelo. Taga Central Luzon po kami. Ang bahay po namin ay up and down pero yari pa po ito sa kahoy. Matitibay po ang materyales at maalaga po ang aking mga magulang kaya napananatili nilang maayos pa ang aming bahay na minanapa namin sa lolo at lola ko sa side ng nanay ko. Solong anak po kasi ang nanay ko. Ang karanasan ko po na ibabahagi ay tungkol sa bantay ko na kasama ko raw mula noong ako ay bata pa. Noong una, hindi ko pa talaga alam na may bantay akong elemento. Nalaman ko ito nang magsimula akong magkwento sa nanay ko tungkol sa aking mga panaginip. 22 years old na po ako ngayon. Kung kailan ganito na ako katanda, at saka pa ako nananaginip ng mga nakatatakot. Dumating pa sa punto na may kakilala akong marunong mag-interpret ng panaginip. Pero isang beses sabi niya, hindi na raw niya maintindihan ang kahulugan. Kasi ang panaginip ko po ay parang kwento sa libro na series. Dugtong-dugtong po siya. Naisip ko na baka dahil lang lagi akong pagod sa trabaho, kaya nananaginip ako kapag napapahimbing ng tulog. Ang una kong panaginip ay nakaupo ako sa sofa sa sala namin. Katatapos lang namin kumain noon ng hapunan. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Kaya naisip ko na baka dahil sa pagod at kabusugan kaya ako nanaginip. Sa panaginip ko nga, nakaupo raw ako sa sofa. Maya-maya ay may pumasok na dalawang puting duwende. Kinausap nila ako pero dahil maliit sila, hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Mahina ang boses nila. At ang dating sa akin ay parang naka-fast forward ng kanilang salita. Pero base sa itsura ng kanilang mukha, napakaseryoso ng kanilang sinasabi. Saka tititig ko sa kanila, nanlabo na ang paningin ko. At ang tingin ko nga ay mga halimaw silang galit na galit. Nangaakma na nila akong sasakmalin. Doon na ako nagising, Sir June. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Hinayaan ko lang yun kasi baka nagkataon lang. Pero nanaginip uli ako isang gabi. Nasa kwarto naman ako. Masarap ang tulog ko noon nang maramdaman kong may mga maliliit na taong nagtatalunan sa likod ko. Nakadapa akong matulog noon, kaya ramdam na ramdam ko ang mga pagtapak nila sa akin. Sarap na sarap pa ako nung simula kasi para akong minamasahe. Pero habang tumatagal, sumasakit na ang mga pagtapak nila na parabang tumulis bigla na parang karayom ang kanilang sapatos. Para na akong ina-acupuncture ng sapilitan at baon na baon ng karayom. Nagising akong bigla. Agad kong sinalat ang aking likod. Doon ko nalaman na panaginip lang pala ang lahat. Pero nagtataka ako kasi ramdam ko yung sakit ng likod ko na parang tinusok-tusok ng karayom. Ang pinakanakatatakot kong panaginip sa mga duwendeng yun ay nung nasa itaas ako ng bubunga namin. Hindi ko alam kung bakit ako naroon. Basta nakatayo lang ako
nakasilip sa ibaba na parang may tinitingnan doon. Hanggang sa may marinig akong maliliit na boses. Kantan lang ako ng mga nabuhay ng kong doktor. Anak ng demonyo ang tuksasarin ng mga taga-doon. Habang tumatagal, malinaw kong nakikita ang mga puting duwende na sumisigaw sa lupa. Dalawang palapag ang bahay namin. Kaya nagtataka ako kung bakit sa taas ng kinalalagyan ko ay malinaw kong nakikita ang mga duwende sa ibaba. Sigaw sila ng sigaw. Pinipigilan akong tumalon. Nag-iisip ako, bakit naman ako tatalon? Hanggang sa ang mga duwendeng puti ay unti-unting naging kulay itim. Iba na ang isinisigaw nila. Inuudyukan na nila akong tumalon. Gustong-gusto ko na raw tumalon pero natatakot ako dahil ang tingin ko sa kinalalagyan ko ay pataas ng pataas hanggang sa gatuldok na lang yung mga duwende na nakikita ko sa ibaba. Pero ang boses nila ay palakas ng palakas sa tainga ko. Sigaw sila ng sigaw. Pinatatalon nila ako. Napahawak ako sa aking tainga dahil ang sakit na nilang pakinggan. Hanggang sa naramdaman kong nauhulog na ako. Doon ako nagising. Sobrang pasasalamat ko dahil nagising pa ako. Doon na rin ako nagkwento sa nanay ko tungkol sa aking mga panaginip. Ang sabi niya, ipinangalak daw akong may kasabayang duwende. Doon din daw ako ipinanganak sa bahay namin. Pinuntahan lang ng kumadrona ang nanay ko para paanakin siya. Hindi raw nahirapan ang nanay ko sa panganganak sa akin. Pero ikinagulat nila nung lumabas na ako. May kasabayan daw akong umiiyak. Isang bagong panganak din na sanggol. Pero hindi naman daw nila makita. Ang nanay ko lang naman ang buntis na kabuwanan nung araw na yon sa aming lugar. Kaya imposibleng may manganak na kasabayan niya. Kaya sinabi raw ng kumadrona na may kakambal akong isinilang pero hindi namin nakikita. Ayaw pang maniwala ng nanay at tatay ko sa sinabi ng kumadrona pero nung magsimula na ang kababalaghan sa aming bahay habang ako'y lumalaki, doon na sila naniwala. Ilang buwan na raw ako noon. Minsan ay iniiwan ako ng lalay ko sa lapag kapag mag-iigib siya ng tubig sa poso. Nasa bakuran lang naman namin ang poso, kaya tiwala ang lalay ko na hindi ako masasaktan. Tsaka nasa lapag naman ako, kaya hindi ako mahuhulog. Pag-uwi raw niya ng bahay, gulat na gulat siya dahil nasa papag na raw ako sa higaan namin. Isip daw siya ng isip kung papaano kung napunta roon. Wala noon ang tatay ko dahil nasa trabaho pa. Imposibleng makapunta ako ng mag-isa dahil hindi pa ako gumagapang o umuupo. May isang beses pang nangyari na kababalaghan nung ako naman daw ay gumagapang na. Iginawa raw ng tatay ko ng harang ang lahat ng pintuan para hindi ako makalabas. Paikot-ikot lang akong gumagapang sa aming sala. Nagluluto raw ng panghapunan ang lalay ko sa kusina. Natatanaw naman niya ako dahil magkalapit lang ang kusina at sala. Tinalian din niya ang kurtina sa pintuan para isang tingin niya lang ay agad niya akong makikita.
Nagulat daw ang nanay ko dahil tawa ako ng tawa na para bang may nakikipaglaro sa akin. Nang tingnan niya, gulat na gulat daw siya kasi nakaupo na ako sa mga petals ng bulaklak. Ang dami daw noon at iba-iba ang kulay. Kinukuha ko raw isa-isa yung mga petals at iniaabot ko sa hindi naman daw nakikita. Ang bango-bango raw ng bahay namin noon dahil sa petals ng mga bulaklak. Hindi raw pamilyar sa kanya ang itsura ng mga petals na yun. Isang gabi pa, mahimbing na raw kaming natutulog noon nang bigla na lang nakarinig ng iyak ng sanggol ang nanay ko. Tinapik-tapik daw niya ako para patulugin. Antok na antok siya kaya hindi na raw siya dumilat. Kapag daw nagigising ako sa gabi, mabilis naman daw akong patulugin ulit. Tinatapik-tapik lang daw niya ako at bumabalik na uli sa pagtulog. Pero nung gabing yun, nagtataka daw siya kasi hindi raw ako tumigil sa pag-iyak. Dumilat daw ang nanay ko at tinignan ako. Ang himbing daw ng tulog ko ng gabing yun. Pero dinig pa rin niya ang umiiyak na sanggol. Napakalapit daw nito sa amin. Pero hindi niya alam kung nasaan. May isa pa rin daw kababalaghan ang nangyari sa akin nung ako ay mahigit isang taon na. Bigla na lang daw akong nanamlay kahit wala naman akong sakit. Iniisip nila na baka raw napilay ako kaya dinala nila ako sa manghihilot. Pero pagdating daw nila roon, sinabi ng manghihilot na wala naman daw akong sakit. Nadadamay lang daw ako dahil may sakit ang kakambal ko. Nagulat ang nanay ko dahil wala naman akong kakambal. Nagulat din ang manghihilot pero ang sabi niya, nararamdaman daw niyang meron. Hindi raw kasi ordinaryong manghihilot ang pinuntahan nila. Sinoob daw ako at lumabas sa pagsusoob na may kakambal nga akong ibang nilalang. Yun daw ang ginamot ng manghihilot dahil may sakit daw yun. Kinabukasan noon, bumalik na raw ang aking sigla. Nung ikinuwento sa akin yun ang lalay ko, hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Kasi mula nang magkaisip ako, hindi ko naman naranasan ang mga ganoong kababalaghang maliban na lang sa mga kakaiba kong panaginip. Pero iniisip ko pa rin kung may koleksyon ba ang panaginip ko sa kwento ng nanay ko. Ilang linggo na ang lumipas at hindi na ako nanaginip ulit. Akala ko hindi na ulit mangyayari. Pero isang beses, nakatulog ako ng alanganing oras. Wala akong trabaho dahil linggo yun. Alas tres ng hapon ako nakatulog noon dahil nagsa-cellphone pa ako at pipikit na sa antok. Nanaginip ulit ako. Sa panaginip ko, pumasok daw ang mga duwending itim sa bahay namin. Galit na galit sila. Pilit nilang itinatanong sa akin kung nasaan yung hinahanap nila na hindi ko naman alam kung sino. Mapupula ang mata ng mga duwende. May dala silang matutulis na sibat
na makintab sa talas ang talim. Ang liit nila, pero takot na takot ako dahil pakiramdam ko, kaya nila akong patayin. Hindi ako kumikibo. Nakatitig lang ako sa kanila. Dahil wala silang impormasyon na makuha sa akin, umalis sila, pero pinagbantaan nila ako. Huwag daw akong makatapak-tapak sa teritoryo nila. Dahil kapag nangyari yun, kukunin nila ako. Lagising akong takot na takot. Parang totoo ang panaginip na yun. Isip ako ng isip kung saan ba ang teritoryo na sinasabi nila. Hanggang saan ba yun para hindi ko mapuntahan. Yung takot ko ay hindi maalis kasi pakiramdam ko, totoo at may kinalaman talaga sa totoong buhay ang mga panaginip na yun. Inisip ko rin na baka ang hinahanap nila ay yung sinasabi ng nanay ko na kakambal kong elemento. Pero hindi ko naman alam kung saan yun makikita. Hindi ko nalang pinansin ang panaginip na yun dahil pinipilit ko ang sarili ko na hindi naman yung totoo at hindi magkakatotoo. Pero doon ako nagkamali sa pagbaliwala sa mga panaginip na yun. Isang araw, napansin kong namamaga ang binti ko. Hindi naman masakit. Naramdaman ko lang na mabigat na. Manas na ang binti ko. Mula paa hanggang sa tuhod. Pagkatapos ng salatin ko, ang lamig. Pero pinagpapawisan ng malabot. Nagbabasa na rin ang paa ko. Kahit lagyan ko ng medyas ay nababasa pa rin. Parang pasmado na. Pinatingnan namin yun sa albularyo dahil sabi ng nanay ko, baka may natapakan daw akong elemento o bahay ng duwende. Doon ako kinabahan. Naalala ko ang panaginip ko at ang pagbabanta sa akin ng mga duwending itim. Pagdating namin sa albularyo, sinabi niya agad na pinaparusahan daw ako ng mga elemento. Tinanong pa ako kung saan daw ba ako pumupunta. Baka raw nagambala ko sila. Nag-isip ako, pero wala naman akong maalalang ibang pupuntahan o pinuntahan. Bahay at trabaho lang naman ang pinupuntahan ko. Hindi ako gala. Hindi rin ako mabarkada. Ang mga kaibigan ko ang nagpupunta sa amin para tumambay dahil mas gusto ko ang ganoon kesa ako ang maalis. Sinimula na akong tawasin ng albularyo. Dinasalan niya muna ako at saka pinunasan ng langis ang namamaga kong paa at binte. Saka siya nagpatulo ng patak ng kandila sa palangganang may tubig. Inantay namin yun hanggang sa mamuo ang mga patak ng kandila at magkaroon ito ng hugis. Gulat na gulat ako nang makita ko ang hugis na parang idinrowing sa patak ng kandila. Ang linaw nang nakalagay doon. Bakuran namin ang ipinakita. Mula sa may pintuan namin hanggang sa bakuran naming maraming puno. Ang sabi ng albularyo, teritoryo daw ng mga duwende ang lugar na yun. Nagtataka kami ng nanay ko kung papaano yun naging teritoryo nila. Nakita ko ang kaba sa mukha ng albularyo. Natakot ako nang sinabi niya na hindi basta-bastang duwende ang sumasalbahe sa akin. Mga duwending itim sila, mababagsik at hindi marunong maawa. Kailangan silang mapaalis sa lugar namin dahil gusto raw sakupin pati ang kinatitirikan ng aming bahay.
Galit na galit daw mga duwende sa hindi niya malamang dahilan. Nang oras ding yun, sumama sa amin pa uwi ang albularyo para magsagawa ng ritual. Susubukan daw niyang itaboy ang mga duwende kung kaya niya. Kasi kapag hindi sila mapalis, hindi raw ako titigilan na bigyan ng sakit. Pagkarating namin sa bahay, nasa bakuran pa lang kami, halos himatay na ang albularyo. Dahil daw sa lakas ng mga negatibong enerhiya sa aming bakuran. Inakay na namin siya hanggang sa makapasok kami sa bahay. Nang nasa loob na kami ng bahay, naging ayos na ang pakiramdam ng albularyo. Kung gaano raw kalangas ang negatibong enerhiya sa labas, kabaligtaran daw sa loob. Punong-puno naman daw ng mga positibong enerhiya ang loob ng bahay namin. May kakaiba raw sa bahay namin. Naglakad-lakad siya. Nilibot niya ang buong bahay. Pati ang kwarto at CR ay pinasok niya. Pagkatapos ay huminto siya sa paglalakad sa sala at tumingin sa sahig. Sabi niya, may mga puting duwende raw na naninirahan sa ilalim ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Naririnig pa raw niya ang kanilang tawanan. Masasaya raw ang mga duwending yun. Yun daw ang ikinagagalit ng mga itim na duwende na naninirahan naman sa labas. Inggit na inggit daw ito sa mga puting duwende. Ayaw raw kasi ng mga itim na duwende nang masasayang nila lang. Kaya gusto nilang sakupin ang teritoryo ng mga puting duwende para maitaboy ang mga ito papalayo sa lugar. Doon ko na ikinuwento sa albularyo ang mga panaginip ko tungkol sa mga duwende. Ang sabi niya, hindi raw yun ordinaryong panaginip. Hindi na nag-aksaya ng oras ang albularyo. Lumabas siya ng bahay at sinimulang magsagawa ng pagre-ritual para magkaroon daw ng kasunduan ng dalawang panig ng mga duwende. Nagpausok siya ng insenso sa bakura namin, saka sa loob ng bahay. Sobrang nagtataka ako na may halong pagkamangha sa usok na ibinubuga ng insenso. Magkasingkapal ang usok ng nasa bakuran at yung nasa loob ng bahay. May hangin naman, pero hindi natitinag ang dalawang usok. Hindi sumasabay sa hangin ang usok ng insenso. Nanatili ang mga yon na patayo lang. Ang sabi ng albularyo, hindi pa raw nagkakasundo ang dalawang panig. Parehong nagmamatigasan dahil ayaw nilang umalis sa kanilang teritoryo. Kinausap na lang albularyo ang mga duwende na magkasundo para na rin sa katiwasayan naming mga nakatira sa bahay. Kasi nadadamay kami sa kanilang gulo. Kapag hindi raw sila kasi huminto sa pag-aaway at pag-aagawa ng teritoryo, magkakasakit kami. Nag-uumpisa ng araw dahil namamagana ang aking paa. Ipinahanda ng albularyo sa tatay ko ang isang puting dumalagang manok at isang itim na tandang na hindi pa nangangasawa. Parehong nakatali yun. Iaalay daw yun sa oras na magkasundo ang dalawang panig ng mga duwende. Habang namamagitan ang albularyo sa kanila, bigla na lang nagsara ang pinto ng aming bahay.
Hindi raw nagugustuhan ng mga puting duwende ang usapan. Doon na nagsimulang kumirot ang pako. Parang tinutusok-tusok ng maraming karayom. Napaupo na ako sa lupa. Dahil hindi ko na kayang itapak pa ang aking paa. Tinulungan na ako ng lalay ko na pumasok sa bahay. Pero ayaw ko. Kasi natatakot ako. Mababait daw ang puting duwende, sabi ng albularyo. Sa katunayan ay bantay ko raw ang mga ito. Kaya hindi raw ako sasaktan. Ang nagbibigay raw talaga ng sakit sa akin ay yung mga kalaban nila dahil nga gustong-gustong paalisin sa loob ng bahay namin. Ang sabi pa ng lalay ko, bago raw itayo ang bahay namin noon, marami talagang punso sa lupa na yun. Nagsagawa raw ng ritual ang mga lolo at lola namin noon para hindi magalit ang mga duwende kapag tinayuan ng bahay ang kanilang teritoryo. Kaya alam ng magulang ko na sa ilalim ng bahay namin, mga puting duwende talaga ang naninirahan doon. Pero hindi nila alam na may itim na duwende sa bakuran namin. Sinamahan ako ng lalay ko sa loob ng bahay. Parang isang himala na kapag nasa loob ako ay hindi kumikirot ang paa ko. Mabigat lang ito dahil nga ang laki ng pagkakamaga. Tumagal lang ilang oras ang pakikipag-usap ng albularyo sa mga duwende. Hanggang sa nakita kong naging normal na ang usok ng insenso lang ibig sabihin ay may pinagkasunduan na ang dalawang panig. Sumasabay na sa hangin ang usok ng insenso na nasa loob ng bahay namin. Nang sumilip kami sa labas, ganoon na rin ang lagay ng insenso doon. Nakita rin namin na ipinapatay na ng albularyo ang dalawang manok. Kagaya ng sinabi niya, tanda raw yun ang kasunduan. Nang makatapos na ang albularyo sa kanyang ginagawa, pumasok na siya sa loob ng bahay at kinausap kami. Nagbigay daw siya ng opinyon para matapos na ang hidwaan ng mga duwende. Pareho silang aalis ng lugar. Mahigit alas 6 na ng gabi noon, dumidilim na. Nagpakuha ng lupa ang albularyo sa tatay ko. Isa ay galing sa bakuran namin at ang isa ay galing naman sa ilalim ng bahay namin. Dahil gawa rin sa tabla ang aming sahig, tinuklap ng tatay ko ang ilang sahig para lang makakuha ng lupa sa silong ng bahay. Hindi kasi pwedeng sa gilid dahil sementado ang mga yun. Pinabakura na para hindi pumapasok ang mga alagang manok sa ilalim ng bahay. Ang mga lupa raw na yun ay ang tirahan ng mga duwende. Kailangan daw na ilipat ang mga ito sa magkaibang lugar. Magkahiwalay na umalis ang tatay ko at ang albularyo para ilipat ng lugar ang mga lupa. Kung saan daw nila yon ilalagay, yun daw ang bagong teritoryo ng mga duwende. Pagkabalik nila, muling nagsagawa ng pagdarasal ang albularyo sa palibot ng bahay namin. Sa bakuran at sa loob na rin ng bahay, para wala lang makapasok na ibang elemento. Naaakit daw talaga ang mga elemento na manirahan sa lugar namin dahil malamig daw gawa ng malalaking puno. Hindi raw kami nagpuputol ng puno at yun ang isa sa mga nagustuhan nila sa amin. Ilang linggo na ang nakalipas matapos ang pangyayaring yun, gumaling na ang paa ko at hindi na rin ako dinadalaw sa panaginip ng mga duwende.
ang sabi sa akin. Bantay ko raw ang mga puting duwende dahil sa koneksyon ko sa kanila. Gawa nga ng may kakambal akong duwende ng isilang. Pero napapaisip ako, nang ilipat na sila ng tirahan, iniwan na rin kaya nila ako? Napansin ko kasi, bibihira akong magkasakit. Kung magkasakit man ako, sipon lang at laglat lang. Pero hindi rin nagtatagal. Palatandaan nga siguro yun na may nagbabantay sa akin. Pero nang inalis na sila, baka wala na rin. Sa mga bantay rin pong elemento, papaano niyo po nalalaman na wala na sila? Mas okay na rin yon para mapayapa na ang buhay namin. Sa ngayon po, unti-unti na naming ipinapagawang sementado ang bahay dahil ang kahoy ay kinakain na ng anay. Naisip ko rin, nang umalis na ang mga puting duwende, unti-unti nang nasisira ang bahay namin. Nagagapok na ang mga kahoy, kaya pinare-renovate na namin ng paunti-unti. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Mabuhay po ang inyong programa. Naway, marami pa kayong mabasang liham.